Welcome to my channel again, and welcome to Pearl TV if you're watching this in my YouTube channel, and welcome to Pearl TV Official if you are watching this in my FB page. And for now, ayun, may bago akong lip gloss at salamat sa aking sponsor from my sister-in-law. Ayan. This is from Europe. Okay, so ayan. Ganda, no? Na-appreciate ko talaga. Ganda ng, ano siya, hindi siya yung mabigat sa ngawi. Hindi ako gumagamit ng lip gloss, okay? But anyway, our topic for today is how to make your partner feel special. Paano mo daw mapaparamdam sa iyong kapareha na siya ay special, okay? Sabi dito, narito ang ilang dapat gawin para ma-improve ang iyong pagsasama ng iyong partner o ng iyong asawa, okay? Sabi, one-on-one talk. Makakatulong ang pagtatanong mo sa kanya kung anong hilig nito. Katulad ng sa boyfriend pala to. Katulad ng paboritong pagkain, lugar, pasyalan, o mas kibagay, ilista ang lahat ng ito. Nasa sa iyo kung paano gagamitin ang lahat ng iyong nalalaman. Maaaring isurpresa siya sa kanyang kaarawan gamit ang mga paborito niyang regalo at pagkain. Yes. Okay, sa mag-asawa, kailangan din yung effort. It doesn't need to be very expensive. Okay? Sa aming mag-asawa, we've been married for 11 years. And what are the things that we made in order for our marriage to get strengthened? Okay? So, sa part ni Mr. Ko, yung isang bagay na hindi nagbabago sa kanya ang pagiging thoughtful. Okay? He is very thoughtful. I really love that kind of attitude, and I appreciate it a lot, okay? So, kapag birthday ko, kapag anniversary namin, kapag Mother's Day, he has something for me, and he will do a surprises, okay? So, it's very, di ba, not all guys can do that to us, okay? So, sabi ko, napaka-sweet ng asawa ko. Napaka-effortful, okay? And then ayun, nagbubuk siya ng mga pasyal-pasyal, nag-island hopping. Ayun, nag-travel-travel kahit hindi naman kami mayaman. Nung mga panahon na hindi pa nagpa-pandemic, talagang meron kaming yearly nagpapasyal kami sa mga local lang. Ano tawag nito? Ta-travel, local lang. Kanyari, pupunta ng Coron, Palawan, Puerto Princesa, diba? So we do that. It also very, very nice activity for the couple, okay? Yan. Sa mga mag-boyfriend-girlfriend, I think, nasa sa inyo din yan, okay? So, importante talaga na meron kayo. Kasi in that time, nakakapagkaroon kayo ng heart-to-heart talk, makapag-usap kayo, di ba? Okay, sabi nito, i-appreciate ang kanyang small effort, okay? Ang pag-appreciate ng effort ng bawat isa ay mahalaga sa isang relasyon. Napapanatili kasi nito ang love na namamagitan sa inyong dalawa ng partner mo. Sino ba namang hindi gaganahang bumangon sa umaga kung alam mong may taong nakaabang sa iyong presensya lagi? Yes, di ba? So, ayun eh, ganun yun eh. Kailangan talaga happy kayo pag gising nyo, hindi kayo magkaaway, di ba? Kung may konting tampuhan man kayo sa gabi, dapat sa umaga masaya kayo. Di? Good morning, ikikiss mo yung husband mo, ikikiss ka ng husband mo, ganun yun. Dapat, o kaya pag long distance relationship, you have to message your girlfriend, kayo, message mo ang asawa mo, you have to chat them, I have just wake up. So, ganito ganyan, di ba? Sabi dito, gumawa ng bucket list, number 3. Lahat ng relasyon ay may pangarap. Para sa mga individual man yan, o sa kanilang pagsasama mismo. Yayain si partner gumawa kayo ng bucket list kung saan nakalagay lahat ng pangarap o nais matupad sa iyong pagsama. Ayun, maaari mag-vacation sa ibang bansa, mag-camping, ikasal sa beach, mag-swimming sa Boracay, lahat ng iyong nanaisin bilang magka-relasyon. Ayun, dapat may plano kayo. You have a plan for the future, okay? Tapos sabi dito, makakatulong ang bucket list sa inyong bonding. Nakikita niyo na rin ang inyong mga sarili sa future na magkasama. Ayun, dapat may ano kayo, may proyekto na kayo na nakaano. Tapos number 4, confession. Isa pang sikreto na matibay na relasyon ay ang pagiging honest sa isa't isa. Ngayon, bakit hindi mo sabihin sa partner mo kung kailan ka sumasaya? Kapag kasama siya. Maaring mas lalo akong sumasaya kapag kinakantahan mo ako habang natutulog. Wow, 'di ba?
Ako naaalala ko si Mr. Kuno, lagi akong ginakantahan. Nung mag-girlfriend pa lang kami, pag magkasama kami. Ayun, si Mr. Kuno, he has a confession. And me, alam niya yung story ko, di ba? Si Mr. Kuno, paborito ang kanda sa akin na natin ni Papa mo. Beautiful girl, wherever you are. Kahit hindi magaling kumanta si Mr. Kuno, kinakanta niya yun lagi. Ako naman, natatawa lang ako. Kasi he has the effort talaga eh. Ako. Beautiful girl, wherever you are, I know when I saw you, you have the... Oh. Pero sasabihin ni Mr. Ko, joke lang. Pero hindi naman totoo. Maganda. Hindi totoo maganda si Mama, no? Maganda ako, pangit. Tingnan mo mukha mo. I'm so beautiful. Okay, si Chash and Tavin. Anyway, kahit hindi totoo, gawin yung ano, kahit hindi totoo, si Chash. Number 5, ipaalala kung gaano siya kahalaga. Yun, isang important bagay. Ipaalala kung gaano siya kahalaga. Ganoon dapat, guys. Sabi nga ni Papa Dudut, kasi na, tawin nito, si Papa Dudut, kasi dati may liga akong makinig kay Papa. Ay, Papa Dudut ba yun? Papa Jack! Si Papa Jack. Si Papa Jack, lagi niya sinasabi, na huwag mong ipaparamdam sa lalaki na kaya mong mabuhay na wala siya. Always, let him feel important, na kailangan mo siya sa buhay mo. Kasi, pag pinaramdam mo na hindi mo siya kailangan sa buhay mo, he will be going away from you. Okay, and it will be, ay, okay lang naman pala nawala ako sa kanya, di ba? Mahalin mo si Papa. Of course, okay. So, ayan, kaya nga ako umiiyak ako minsan dahil, ganyan, wala, tapos na ganon. Kasi Papa kinakampi ako. Okay? So, ganun yun. So, iparamdam nyo sa asawa nyo, sa boyfriend nyo, kung gaano siya kahalaga, sa girlfriend nyo. Ganun din sa anak nyo, di ba, anak? Paparamdam mo sa anak nyo, mahal na mahal kita, kaya nga kita pinapagalitan, lalo na pag puro ka cellphone, kasi masisira yung mata mo. You have to be honest, di ba? So, sabihin mo yun, di ba, ate? Sabihin mo yung totoo, nilalaman ng puso, magpa-plastic. Do not fake affection. Sabi, di ba, do not feign affection. Huwag kang magpipretend na mahal mo yung isang tao kahit hindi naman. So, love should be unique. It should comes from the heart, okay? Kasi yun yung magpapatibay ng relasyon eh. Sa mag-asawa, very important. Regardless kung malapit siya sa'yo o malayo siya sa'yo, dapat iparamdam mo sa kanya. Yes, very open ang communication mo kung anong pinagdadaanan mo araw-araw. Diba, hindi kasi... It's a work of the two. It's not just one. Kasi relasyon yan eh. Kapag hindi na nagtatrabaho ang isa, at ang isa is ganun din, walang mangyayari sa relasyon. Diba? So sayang yung mga naumpisahan ng mga love at chuchu. Okay? So ayun, sa mag-asawa talaga. Number one. Ito, dadagdag ko pa dito sa number five. Dapat kasi, ay number, ano na, five? Number six, kailangan sa relasyon, nandun talaga yung kayong dalawa ay nakakapit sa Lord. Kasi si Lord talaga, kapag nandyan siya sa gitna ng isang relasyon, pagtitibayin niya yun. Kasi, di ba, para kayong hinawa ka ni Lord, huwag kayong maglayo. Nakaganyan yun eh. Naniniwala ako doon. Kahit anong challenges na dumating sa buhay ng, ano, ng dalawang tao, kung talagang yung puso niyo mahal yun naman ng isa't isa, at nais niyong mas pagtibayin pa to, kahit mayroong mga challenges, kahit mayroong mga trouble, and then you keep on praying to the Lord, God will make a way. Walang imposible sa Diyos, di ba? May mga istorya nga na nagkahiwalay yung iba, pero talagang dumapit sila sa Panginoon. Ano sinabi ng Panginoon? Mahalin mo yung asawa mo. It's a spiritual obligation na mahalin mo yung asawa mo. Di ba? Gaano man siya naging masama, pero gusto niya naman magbago. Kasi hindi yung isang tao magiging ganito kung hindi ka naman naging ganyan. Okay? So, hindi yung... It's a collaboration ng pagiging mag-asawa eh. Kung yung isa, di ba may mga case, yung isa daw, ganito, kasi kagasalanan din ng isa. May contribution din yung isa kung bakit nag-behave si ganito. Hindi yun isa lang. So, malamang nagkulang sa panahon yung isa, kaya si ganito ganyan. Pero wag natin gawing excuse, nagmawa ng masama because of that. Kung nasa tamang kaisipan tayo, di ba, hindi mo nahahayang mangyari yung mga ganyan. Always center your life to God, and God will always give us the wisdom to do what is right and keep us from the wrong way. Okay, this is Pearl. I hope you love this sharing and you would love to give a like, comment, subscribe,
and ring the bell button in order for you to be get notified whenever I posted up a new video. Bye, and thanks for watching, guys.